Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Master Craftsman. Meron akong papakita sa inyong maliit na workshop ngayon. Yan ang ating maliit na gawaan sa terrace namin. Ito ang aming terrace. Maliit na workshop. Ang pag-aaralan po natin ngayon, i-explore natin ang recycling ng mga bottled water plastic. Tingnan natin kung ano ang pwede natin gawin. Pwede rin itong business ideas, masabi ka. So, kailangan natin ng, ang gagawin natin, gagawa tayo ng tali o rope. Kailangan natin ng kahoy, dalawang screw, washer, cutter, at saka screwdriver. So sa pamamagitan ng plastic bottle cutter, pwede tayong magagawa ng tali, matibay na tali. Pwede nating gawin pang negosyo to. Diba, business sa ideas, kasi maraming plastic ng bote sa atin. Sayang naman kung itatapon lang, hindi pa nasisira. So meron tayo ditong kahoy at saka washer. So gawa tayo ng mga apat na patong ng washer. Yan. So mga approximately kwanto itong washer na to, yung apat na patong, mga 4 mm, so mga 4 millimeter ang fan yan. So ang idea, yung blade na to, ano yung gagamitin din natin itong blade, yung cutter na to. So ang idea, blade na to ay iipit natin dito sa washer. So actually, yung panglima, so yung panglima na washer, yun ang pang-ipit natin. Simple lang. Yan. So ang distansya nung mga washer natin eh depende sa blade, sa haba ng cutter blade nyo. Yan. Sinukat ko lang na ganyan. Business idea. So ipapakita ko rin sa inyo kung anong produkto ang pwedeng gawin. Mga so screw nyo lang po. Yan. Napakasimple lang nito. Kahit sino pwedeng gumawa nito. So maraming pwedeng gawin sa plastic bottle, actually recycling, na maaaring pwedeng pagkakitaan. So yan, ayan po, mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-assemble. Ayan po, napakasimple. Piece of wood, washer, at saka screw. Wood screw. Diba? So ito yung plastic bottle natin. Bottled water, pwede siya pong gamitin. So ang gagawin po natin, puputulin po natin yung pinakapwet niya. And meron pong guhit dyan. Pwede nyo po sundan yan para matanggal po yung side na yan. Dahan-dahan lang kasi nakakasugat ang
tools natin ngayon, delikado sa mga bata. So yung mga bata dapat may patnubay ng magulang kung nang mas makanan nakatatanda. Okay, ganun natin to. Ayan. So pwede nyo pong ano, tanggalin na alcohol yung mga pandikit na yan, pero okay lang, sample lang naman to. Tingnan natin kung kaya natin gawin, kung makakabutay ng produkto galing sa recycled material na to. So ngayon po, ikakabit na po natin ang blade natin. Ito po yung blade natin. Dapat po nasa labas ang blade, yung matalas, para pag ginamit mo na yung tools natin, medyo may haharang sa kanya para hindi siya kumawala sa pagkakaipit. Ayan po. So nalabas po yung talas. Ayan po itsura ng plastic bottle cutter natin. So umpisa na po natin. Gagawin nyo po, pagkakagatin nyo yung plastic natin dun sa talas ng blade, tulad po nito. Meron na po akong naumpisahan kanina. Ayan, pag meron na po kayong ganyan, pwede na niya pong hilahin ng tuloy-tuloy. Putol na po. So anyway, gagawa po tayo ng improved version ng bottle cutter at susunod para hindi tayo mahirapan maawak. So actually mahaba yung nagawa kong ano, tali. Yan, matibay pati ito, oh. Mahaba, sobrang tibay nito. Aba, hindi ko natapos yung buong ano kasi naputol na. So sa tingin ko meron pang mas magandang paraan. Ayan po. So yun ang finished product natin. Tali out of plastic bottle. Haba po to, siguro mga kwanto, more than 5 meters to. So sa isang bote siguro makagawa ka ng mga 5 meters, baka mas mahaba pa. So yun po, yun lang po ang gamit natin, yung improvised natin na plastic bottle cutter. Kahoy lang po yan. Yan, may washer at saka yung cutter blade. Inipit lang po natin gamit ang screwdriver. Yan po. So gawa po tayo ng improved version nito sa susunod. Susunod naman natin pag-aaralan kung anong mga produkto ang pwede natin gawin gamit ang tali na to. Maraming salamat po. Sana po meron kayong natutunan ngayon sa araw na to. At
baka sakaling maging business idea natin to. Paano gumawa ng mga produkto gamit ang mga plastic na bote. Salamat!